And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Makahanap ka sana ng babae na mahihigitan yung pagmamahal na binigay ko para sa'yo. Hi DJ Rocky. Una kong narinig yung program mo through my tito. Nasa sasakyan kami noon papuntang Bataan for a family vacation. Hook na hook kami ng cousins ko habang nasa biyaheng nakikinig sa'yo. By the way, itago mo ko sa pangalang Kat, 26 years old, a medical practitioner here in Laguna. This is my secret file. My story began last 2019. Graduating student ako from a university dito sa Laguna. May best friend ako for 13 years. Siya si Micah. May asawa na siya, si Gilbert. Ang tagal na nilang gustong magkaroon ng anak. And in God's perfect time, binigay sa kanila noong year 2019. Nung nalaman kong buntis na siya, pumunta agad kami sa bahay nila para mag-celebrate. Konting kainan, inuman, gaspangan at kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Natatandaan ko pa noon, sabi ni Gilbert, may ipapakilala raw siya sa amin. Dennis daw ang pangalan. So sabi namin, sige, go lang. Apat kasi kaming magkakaibigan na babae sa grupo. Yung dalawa, pamilyadong tao na. Tapos kaming dalawa ni Rin, single pero may mga nanliligaw naman that time. So that night, I met Dennis, Gilbert's close friend. Funny siya, smart siya, and grabe yung sense of humor to the point na tawa lang kami ng tawa the whole night. Pag-uwi ko ng bahay, nag-check ako ng Facebook. Kasi mag-a-upload kami ng mga picture namin that night nang biglang nakita kong inada ko ni Gilbert sa Facebook. In-accept ko naman hanggang sa naging chatmate kami and textmates. Then, nasundan ang nasundan yung pagkikita namin as a group. And instantly, we became close friends. Pag umuwi ako galing duty sa hospital, sinusundo niya ako. Kumakain kami sa labas kasama yung ibang friends namin. And in short, nasa iisang circle of friends na kami. Solid circle of friends. Naging busy ako sa paperworks ko sa school dahil may hinahabol akong cases kasi nga malapit na ang graduation namin. But Dennis was consistently checking on me na na-appreciate ko. Friends na friends kami, as in very good friends, to the point na lahat ng nagiging babae niya sinasabi niya sa akin. Naging komportable kami sa isa't isa. Nag-aasaran, nagkakasundo sa kalokohan, sa mga katangahan. Noon, nagkikita lang kami pag magkakasama kami sa grupo namin. Pero unti-unting nagbago yun. Kasi nagagawa na naming magkita kahit kaming dalawa lang. May nagpaparamdam sa akin noon. Itago natin siya sa pangalang Dar, my guy best friend for 13 years. Actually, 14 years. Pero ayokong i-entertain. Ang daming pumapasok sa isip ko noon, paano pag hindi mag-work? Sayang yung friendship na binuo namin ng 14 years. At ayokong iris yun. Kinausap ko siya tungkol doon, pero hindi ko inaasahan at hindi ko naintindihan yung naging sagot niya sa akin. Alam ko naman kung sino talaga yung gusto mo, sabi niya sa akin. So ako nagulat ako kasi alam kong wala naman akong nagugustuhan na iba. Napaisip ako sa sinabi niya hanggang napagod na ako kakaisip kaya hindi ko nalang inintindi.
April 2019, naoperahan yung isa naming kaibigan si Ana. Paalis na ako noon ng bahay para dumalaw kay Ana nung tumawag sa akin si Dennis. Sabi pa niya, "Kat, nasan ka?" Sabi ko naman, "Paalis na ng bahay, pupuntahan ko si Ana." Hindi ko inaasahan yung naging sagot niya. Sabi niya, sasama raw siya sa pagdalaw. "Di ba ayaw mo nang amoy ng ospital?" tanong ko kay Dennis. "Eh wala eh, wala kasi akong ginagawa kaya sasamahan na lang kita," sagot niya sa akin. Ayoko sana siyang isama kasi magtataka si Ana kung bakit kaming dalawa lang yung magkasama. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. So ayun na nga, nagpunta kami dun sa hospital. Hindi na ako nagtaka kung bakit may pagtatanong sa mata ni Ana, pero nginitian ko na lang siya. Lumipas ang mga araw at linggo, naging tampulan kami ng panunukso sa barkada namin. Na eventually nasanay na rin kami at palagi na lang naming tinatawanan. Then one day, kakauwi ko lang sa bahay galing akong duty sa hospital, nang biglang nag-video call si Dennis. Kwentuhan at gaspangan ng ilang oras. Hanggang sa sabi niya sa akin na, "Kat, tayo na lang kaya." Sobrang nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko ina-expect na sasabihin niya yun sa akin. Hindi ako sumagot noong mga panahon yun. Iniba ko na lang yung topic namin noong gabing yun. Nagkayayaan ang mga kaibigan ko na kumain. Tulad ng dati, kwentuhan at asaran lang ang naganap. Hanggang sa nagkayayaan na kaming umuwi. May kanya-kanya kaming dalang motor. Pagdating namin sa highway, may checkpoint. Expired kasi yung mga rehistro ng mga motor namin, kaya nagdesisyon sila na doon na lang kami matulog sa bahay nila Dennis. Alas 12 na noon ng ating gabi. Tulog na yung mga kasama ko. Ako, gising na gising pa, lumabas muna ako para magpahangin. Nang maabutan ko si Dennis sa labas, papunta ako sa direksyon niya nang bigla siyang lumapit sa akin at bigla niya akong hinalikan. That kiss was the sweetest kiss that I've ever tasted in my entire life. Hanggang sa may nangyari na nga sa amin. He was my first. After nang nangyari, ginising ko na yung mga kasama ko para magpaalam na uuwi na ako. Kasi may duty pa ako sa hospital ng 6 a.m. Nung pauwi na ako, hinatid niya ako sa lalabas ng gate nila. "Mag-chat ka sa akin pag nasa bahay ka na. Aantayin ko chat mo bago ako matulog." Hindi ko siya pinansin at umalis na ako. Tawag siya ng tawag sa akin pero hindi ko sinasagot. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako. Paglabas ko ng ospital, nandun siya, inaabangan ako. "Oh, anong ginagawa mo rito?" tanong ko sa kanya. "Di mo sinasagot mga chat at tawag ko, kaya pinuntahan na kita rito," sagot niya sa akin. "Sorry ha, sobrang busy lang ako ngayon eh," sabi ko. "Tayo na ha, girlfriend na kita," sabi niya. Napatitig lang ako sa kanya at gumiti. "Okay," sagot ko. So, as time goes by, naging masaya naman yung relasyon namin. We were so in love to the point na ayaw na naming maghiwalay sa piling ng isa't isa. I graduated college in June 2019. The next day, right after my graduation, Dennis pulled out a ring and asked me to marry him. And I said yes. But not now, kasi gusto ko pang makapasa sa board exam. And he said, he understand. He understands. Sabi pa nga niya eh, gusto lang niya na may nakasuot na singsing sa akin. Palatandaan na may nagmamay-ari na sa akin. Then one day, sabi ko sa kanya, "Babe, what if di mo na ako kumuha ng board exam? Kasi feeling ko, babagsak din naman ako. Eh parang wala pa ako sa mood mag-aral for the boards." But knowing Dennis, pinilit niya ako. So sabi ko sa sarili ko, "Okay, sige, kukuha ako ng boards para sa kanya. Ipapasa ko yung board exam para sa kanya, para sa future namin." So I went to Manila para mag-review at mag-exam. Nakapasa ako! Siya yung una kong sinabihan, and syempre yung family ko. Dennis was very, very happy at that moment.
until one day, I caught him cheating on me. Nakipag-break ako sa kanya, but he came back. Sabi niya, hindi niya uulitin. Pinatawad ko. Then I caught him cheating on me again. Nag-break kami uli. Bumalik sa akin. Pinatawad ko na naman. And for the third time, he cheated on me again. Nakipag-iwalay ako, bumalik, pinatawad. Ganon. Ganon-ganon ang nangyayari. Unti-unti nagiging okay. Pero lahat naman ng relasyon nagdadaan sa mga trial. So, dahil nga he cheated on me, nagigpit na ako. Till one day na-realize niya na nasasakal na siya. Gusto na niyang kumawala. At sabi pa niya, mahal kita, pero di na ako masaya. Wala naman ako magagawa kung yun yung nararamdaman niya. Pinalaya ko siya kahit masakit. Nakakalungkot lang. Wala na akong kasama mag-road trip, kumain ng isa, kwek-kwek, at bopis sa daan. Maganap ng masarap na makakainan to the point na naikot na namin lahat ng kainan dito sa lugar namin. Wala na akong kasama kumain sa fast food, uminom ng milk tea, kumain ng siomay, at pag nagtitipid kami, kung ano-anong pagkain yung iniimbento namin. So, balita ko, may bago na siya ngayon. And I'm so happy for him. I'm genuinely happy for him. Walang halong kaplastikan. And kung bibigyan ako ng pagkakataon na makausap ka, eto lang siguro yung gusto kong sabihin sa'yo, Dennis. Sorry ah, di na kita masasamahan sa mga meet-up mo pag may nabebenta kang pyesa. Siguro nga kailangan nating magpahinga muna. Wala muna ako sa tabi mo ngayon, ha? Pero palagi mong tatandaan na pag kailangan mo ako, nandito lang ako. Anytime, nandito lang ako. Nandito lang ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming salamat sa masasayang pagkakataon na binigay mo sa akin. Sobrang mahal na mahal na mahal kita. Pinapatawad na kita sa lahat ng kasalanang ginawa mo sa akin. Sana nasa maayos kang kalagayan ngayon. Sana makahanap ka na ng babaeng mahihigitan yung pagmamahal na ibinigay ko para sa'yo. Yung matatanggap ka ng buong-buo. Yung ibibigay lahat sa'yo. Yung aalagaan ka tulad ng pag-aalaga ko sa'yo. Mag-iingat ka palagi, ha? Wala na ako sa tabi mo. Alam ko pa namang sakitin ka pa naman. Hanggang sa muli, my love. Muli, ako si Kat. At ito ang aking secret vow. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret vow na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret Vow.